Alas 4:45 ng hapon noong Biyernes, ito ang nangyari sa Mount Pokis sa Camp 3 Tuba Benguet. Sa video na ipinadala ng mga residente sa lugar, maririnig na labis ang kanilang pasasalamat dahil walang nasaktan sa pagbuhay. Sa kuha ng drone camera, makikita kung gaano kalaki ang bahagi ng bundok na gumuho. Sa panayam sa telepono kay Rafael Fernandez, presidente ng Indigenous Peoples Organization sa lugar, ang gumuhong bundok ay bahagi raw ng 156 na hektaryang sakop ng Mineral Production Sharing Agreement. Naniniwala ang kanilang tribo na may bitak na ang bundok dahil sa pagmimina at dahil sa sobrang buhos ng ulan, tuluyang bumigay. Nakita nyo na na-video. Mm. Kaya ang ano dyan, dahil nga maraming kasi doon sa taas, yun, pumasok yung tubig. Ang assumption doon, pumasok ang tubig. Kaya nag-shoot sa loob. Malayo sa mga bahay ang pagguho. Pero nangangamba pa rin ang mga residente. Nonetheless, sir, kayo ho ba ay natatakot? Ay, oo ah. 1970s is may ano dyan eh, may inanod ng mag-flow eh. Na mag-ina eh. 84 yata yung ano, mayroon ding trabahador dyan na tabunan pero eh. Dahil sa pagguho, natabunan ang bahagi ng Provincial Road. Mabuti na lamang daw at may alternatibong ruta papunta sa Baguio City. Pero ang problema, marami sa mga residente ang hindi pa raw naabisuhan tungkol sa nangyari. Sa Marcos Highway, nagmistula namang ilog ang kalsada. Pero lakas loob pa rin itong sinuong ng mga motorista. Ayon kay Director Alberto Mogul ng Office of Civil Defense Cordillera, peligro ang dulot ng sobra-sobrang tubig ulan na ibinuhos ng habagat. We would make a comparative analysis ng Typhoon Ompong. Nung Typhoon Ompong po, eh, nag-exceed na po ito. Mga 900 something lang nun eh, bago dumating yung Ompong. Na nagbagsak yung Ompong na sa loob ng isang araw is 535 millimeter. So kung halimbawa po, ngayon 1,108 na tayo at biglang magkaroon ng bagyo na katulad ni Ompong, sigurado po na well affected po ang ating region. Katulad po nung nangyari sa Itogod. Kaya't inalerto na raw nila ang lahat ng mga pamahalang lokal at iba pang kinaukulang ahensya sa Cordillera na maging handa. Dahil sa mga susunod pang pagguho.